simula sa nominal GDP na 44.31 billion noong 1960 ay umakyat ito sa 1.105 trillion noong 1980. Ibig sabihin, sobrang effective noong naisip na yon ni Hayate ng dating Prime Minister noong 1960. Isipin mo yan, 20 years pero napakyat nila ng 1 trillion from 44 billion. Napakalayo ng diferensya. Parang threefolds, no? Tatlong doble. 300% ang naging resulta nung kanilang ginawang taktika. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ang bansang puro utang pero napakayaman pa din. Paano nila ito nagawa? Ibig sabihin, hindi imposible sa Pilipinas na umunlad pa rin tayo sa kabila ng ating mga utang sa ibang bansa. So ngayon alamin na natin kung paano nagawa ng bansang ito ang maging mayaman sa kabila ng napakadaming utang. Game na. Utang ng Japan. Teka lang. Ito pala ay muli mula kay Solidong Kaalaman. Subscribe niyan. Maganda rin ang kanya mga featured video. Utang ng Japan umabot na ng mahigit 12 trilyon sa perang dolyar. Habang ang Pilipinas ay mayroon lamang kabuuang utang na $205 billion. Wala pa tayong 1 trilyon ang utang natin, $1 trillion. Samantalang sa Japan, 12 trilyon US dollars ang utang nila. Pero kabilang sila sa pinakamayayamang bansa sa buong mundo. Okay, bakit? Paano? Kung ipagkukumpara natin ang utang ng dalawang bansang ito, ay talagang napakalayo ng diferensya. Pero hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat na sa kabila ng napakalaking utang na ito ng Japan, ay mas mayaman pa rin ito sa Pilipinas. Yes. At sa katunayan, ay pangatlo ito sa pinakamayamang bansa sa Asia. At ang Japan rin ang may pinakamalaking pinagkakautangan ng bansang Amerika na nagkakahalaga ng $1.3 trillion. Ikalawa. May utang pa ang Amerika sa Japan. Imagine that, $1 trillion. Pa ang bansang China na pinagkakautangan rin ng Amerika sa halagang $1.05 trillion. Pero paano nga ba ito nagawa ng Japan? Iyan ang alamin natin. Pero bago tayo magsimula, ay baka naman pwedeng i-like mo muna itong video kung gusto mo ang mga topic na ganito. I-like natin yan mga utol ha. Ayan. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, ang Japan ay sumailalim sa kontrol ng mga Amerikano hanggang makamit nito ang Treaty of San Francisco noong 1951, kung saan ang kasunduang ito ay naging epektibo noong 1952. Kung saan sa kasunduang ito ay nakapaloob ang 5 artikulo patungkol sa napakaraming kondisyones ng mga Amerikano. Kapalit naman ito ay ang muling kalayaan, di umano, ng bansang Japan. Kaya't nakabalik ito para sa kalakalan ng mundo. At sa kabila ng matinding kahirapan na dinanas ng mga Hapon, pagkatapos ng digmaan, ang bansang Japan ay madaling nakasabay sa kalakalan ng mundo. At taong 1960, ay nagpanukala ang nooy Prime Minister ng Japan na si Hayato Ikeda ng isang plano para sa ekonomiya at ito ay tinawag nilang Shotoku Baizu Keikaku o sa wikang Ingles ay The Income Doubling Plan, kung saan ay nakapaloob sa planong ito kung papaano dodoble ang kita ng bansa sa pamamagitan ng pagbabawas ng tax sa mga tao habang palalakasin naman nila ang pinakamalakas nilang produkto at magbibigay ng maraming insentibo nang sa ganun ay mas marami ang magtrabaho at lumaki ang export sa target nilang produkto. At sipin mo, nagbaba pa sila ng tax sa mga tao. Okay? Diba? Yun ang binawasan nila. At mas maraming incentives sa mga manggagawa. So paano pa nila ginawa? Balikan natin ng konti. Mas marami ang magtrabaho at lumaki ang export sa target nilang produkto. At sa loob lamang ng ilang taon, ay nakamit nga ng Japan ang mas malakas na kita nito. Simula sa nominal GDP na 44.31 billion noong 1960, ay umakyat ito sa 1.105 trillion noong 1980. Ibig sabihin, sobrang effective noong naisip na yon ni Hayate
ng dating Prime Minister noong 1960. Isipin mo yan, 20 years, pero napakit nila ng 1 trillion from 44 billion. Napakalayo ng diferensya. Parang 3-folds, no? Tatlong doble. 300% ang naging resulta nung kanilang ginawang taktika. Ang Japan ay nanguna sa pagmamanapaktura ng mga consumer electronics, automobile semiconductors at marami pang iba. At dahil sa mahusay na pamamahala noon ng Japan, ay sinabi ng ilang eksperto na tila darating ang araw na mauungusan na ng Japan ang bansang Amerika. Subalit hindi ito nangyari. Ang bansang Amerika kasi noon ay napakalaki ng problema pagdating sa pag-e-export ng kanilang mga produkto. Dahil ito sa mabilis na pagtaas ng halaga ng kanilang pera, ay kasabay nito ang pagtaas ng halaga ng kanilang mga exports, kaya't nabawasan ang kanilang naibibenta at halos hindi na kumita. Marami rin ang nawalan ng trabaho dahil maraming negosyo ang nagsara, kaya't umisip ng paraan ng Amerika. Ipinatawag nito ang G5 Nations na kinabibilangan ng Germany, UK, France, US at Japan para gumawa ng kasunduan kung saan ay nais nitong pababain ang halaga ng dolyar sa pamamagitan ng palitan ng pera sa pera ng German at Japan. Kung bababa kasi ang halaga ng dolyar kapalit ng pera ng Japan at Germany, ay makaaangkat na ng produkto ang dalawang bansang ito mula sa Amerika na magpapataas ng export nito, habang mataas pa rin ang purchasing power ng dolyar kontra sa ibang mga pera, kaya't makapag-i-import ito sa mas murang halaga. Napakagandang method ang ginamit o formula ang ginamit ng Amerika para makapagparami ng export. Kasi yun, doon kumikita ang isang bansa, export. Diba yung kayo yung naglalabas ng produkto, binibili ng ibang bansa ang inyong mga produkto. Tayo kasi humina yung export natin. So number one pa din, isa pa rin sa sinalang-alang yung pag-angat ng Japan ay napakagaling ng pamamahala ng kanilang gobyerno. Yun ang number one talaga na nagiging sanhi ng pag-unlad at pagbagsak ng isang bansa, yung gobyerno. Kung tama ba pamamahala o punong-puno ng korupsyon, pag punong-puno ng korupsyon, siyempre maghihirap ang bansa at babagsak ang ekonomiya. Pero pag magaling ang leader o yung namamahala ng ating gobyerno, siyempre yung pag-unlad nito ay tuloy-tuloy. Dapat na lamang, kita mo sa kanila, 20 years nila bago makamit ito. Okay? Hindi yan bukas agad kasi yung ibang tao, yung ibang Pinoy, ganyan naman eh. Ang tagal naman mangyari niyan, siyempre. It takes time, ha? Bansa ang pinag-uusapan, hindi pamilya. Tuloy na natin. At hindi mawawala ang export o kita ng kanilang bansa. Habang nagbigay naman ito ng mas malakas na purchasing power para sa pera ng Japan at Germany, na naging dahilan naman para sila ang pumalit sa sitwasyon ng Amerika, kung saan ay sumubra ang kanilang imports at bumagsak ang kanilang ini-export. Dahil habang mabilis na tumataas ang value ng kanilang pera, ay mabilis ring tumataas ang presyo ng kanilang mga ini-export na mga produkto. Ang kasunduang ito ay tinawag na Plaza Accord, kung saan ang kasunduang ito ay ipinangalan sa Plaza Hotel sa bansang New York, kung saan ginanap ang kasunduan ng G5 Nations. Dahil dito ay mabilis bumagsak ang ekonomiya ng Japan. Okay. Marami naman ang nagtaka dahil pumayag ang Japan sa kasunduang ito, na tila nga ay hindi iniisip ang kahihinatnan na ang mabilis na paglakas ng purchasing power ng kanilang pera ay may masamang epekto sa kanilang ekonomiya, dahil dito ay mabilis na lumaki ang gastos ng bansa kaysa sa kinikita nito, kaya't nagkaroon ng stagflation sa kanilang bansa, kung saan ay mabilis tumaas ang halaga ng kanilang mga produkto at marami ang nawalan ng trabaho. Pag mataas din ang value ng pera, masama din kasi tataas ang value ng mga bilihin. Okay? Diba? Yung cost of living tataas din. So yun nangyari sa Japan. Kaya kahit na napaka lakas na ng bansa nila o yung mayaman yung bansa nila, nangyari pa rin sa kanila ito. Okay? Tuloy na natin. Kaya't naisip ng kanilang gobyerno na gumawa ng mas maraming pera nang sa ganun ay mabawasan ang unemployment sa kanilang bansa. Kaya taong 2013, ang bansang Japan ay dinoble ang kanilang pera sa sirkulasyon at ipinahiram ito sa mga mamamayan ng Japan. Okay. At sinuportahan sila ng gobyerno
para sa paglago ng bawat negosyo. Galing nung ginawa ng gobyerno nila, no? Pinahiram nila yung mamamayan, yung mga negosyante nila at saka yung iba pa nilang mamamayan para makapagnegosyo. Sana gawin din natin ito sa Pilipinas, no? Diba? Dinoble nila yung money circulation nila para mapahiram nila yung mga negosyante o yung mga mamamayan sa kanila na makapagsimulang magnegosyo. So magandang move ito para sa Japan. At sinuportahan sila ng gobyerno para ng gobyerno sa paglago ng bawat negosyo. Ang mga perang ibinibigay ng gobyerno sa mga tao ay nagsilbing utang na may pinakamababang tubo na aabot lamang ng 0.1%. Isipin mo yung mga nagpapautang ay mga bangko, bibigat rin ng tubo eh, no? Kung gobyerno nagpapautang sa mga negosyante, yung malilit na businessman dito sa Pilipinas, makakalulong yun sa pag-unlad ng bayan. Tapos napakalit rin ang interest rates, di ba? Dapat magkaroon tayo nito. Ewan ko ha, gusto ko malaman ang inyong komento, hinggil dito pa i-comment na lang, tuloy na natin. At dahil nga sa pag-imprinta na ito ng mas maraming pera ng Japan, ay mas bumaba ang value ng kanilang pera. Sinabayan pa ito ng pagbabawas ng tax ng gobyerno at gumastos pa sila ng mas malaki para suportahan ang mga tao sa kani-kanilang negosyo. Kaya't ang epekto, bumulusok ng husto ang halaga ng kanilang pera. Subalit sa oras ng pagbulusok nito ay siya namang pagbabari ng presyo ng kanilang produkto. Tama. At dahil mas marami na ang may negosyo at trabaho, ay mas marami nang naging kita ang Japan. Galing. Habang ang kita naman ng bawat ng hiram sa bangko ng Japan ay maliit lamang ang hinuhulugan. Galing naman nung diskarte na yun ng ano, no? Ng pamahalaan ng Japan, no? Pwede rin natin yung magawa sa Pilipinas. Iwas kurakot lang. Napakarami kasing kurakot dito eh. Diba? Yung mga pondo na dapat, isipin mo sa kanila, nagbababa pa sila ng tax. Tayo, taon-taon yata nagdadagdag, nag-iisip sila ng anong tax ilalagay natin, pero napakarami na nating taxes, napakarami natin binabayaran tax. Kada kilos yata dito may tax. Diba? Tapos, hindi na mo bumabalik sa ating mamamayan. Diba? Oh, sabihin yung mali ako. Tuloy na natin, no? Isipin mo sa Japan, nagbawas pa sila ng tax para lamang yung mga tao eh, mas maingganyong maghanap buhay at magnegosyo. Nang sa gayon, mas dumami ang may trabaho kaysa walang trabaho. Diba? Dahil nga, win-win situation para sa kanilang bansa. Nang hiram sa bangko ng Japan ay maliit lamang ang hinuhulugan. Dahil nga, halos wala namang interes ang kanilang inutang. Tama. At ang utang na ito ay utang ng bawat tao at hindi ng mismong gobyerno. Kaya't hindi na nagpatuloy pa ang pagbaba ng halaga ng kanilang pera. At sa halip, kinontrol na nila ang paglakas at pagbaba nito. Habang nagpatuloy naman ang pagpapautang ng kanilang bangko sa mga mamamayan ng Japan, kung saan halos wala na itong tubo. Kaya't napakaraming naging successful at napakaraming trabaho sa Japan. Yun. At dahil nga ito ay naging utang ng mga tao sa gobyerno, ay maituturing na rin itong kita ng kanilang gobyerno. Ito ang napakahusay na ginawang paraan ng mga Hapon, kung kaya't sa kabila ng napakalaking utang ng Japan, ay napakayaman pa rin nito. Ngayon, pwede ba natin gawin itong mga Pilipino? Oo, sa sitwasyon naman kasi natin ay pasan ng gobyerno ang utang ng ating bansa, habang naaapektuhan naman tayo para sa malalaking singil ng tax ng gobyerno at mabilis na pagtaas ng mga presyo ng produkto. Hindi katulad ng bansang Japan, kanya-kanya sila ng pagbabayad ng utang. At dahil rin sa mga utang na ito, sila-sila rin ang umasenso. Galing mga utol, no? Ayaw, anong masasabi nyo? Sa atin, parang mas sinisikil lang tayo, pabigat ng pabigat ang tax, no? Pwede yun, yung taktika na yan, na pag-aaralan yan ng mga ekonomista. Okay, at sana, eh, pwede rin nating i-implement dito sa bansa natin. Kung sakali man, ha? Siyempre, alam naman natin na pinag-aaralan niya. Kaya lang yung corruption dito sa Pilipinas, yun yung isa sa mga hindrance natin kung bakit tayo nananatiling mahirap yung bansa natin. Okay, mga utol, gusto ko malaman ang inyong komento hinggil dito. Kaya ba natin ito sa Pilipinas? Sa palagay ko, oo, pag tinanggal ang corruption. Nabawasan man lang yung corruption, no? Okay na yun, yung mga corrupt officials. Anyway, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Takilis in behalf of Dalil South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat at ni kay Solidong Kaalaman kasama na kayo. Maraming maraming salamat sa inyo mga utol
Kayo palagi mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.